Hi mga ka-chains, good day sa inyong lahat at sa lahat ng mga taga-subaybay ko at sa lahat ng mga friends ko out there at sa lahat ng mga OFW natin dyan. So, big shoutout sa inyong lahat at saka I hope nasa mabuti kayo at the same time, I hope na good condition as of today. So, yun nga. So, dito sa Saudi Arabia, so, yun, tatawid muna tayo. So, bilang isang OFW, is kailangan talaga natin na patatagin ang loob natin. So yung mga ka-chains, this is gonna be the last day ng ating back to work or ang trabaho natin kasi nga magkakaroon na ng 5 days straight, 24 hours curfew dito sa Saudi Arabia. So yung mga sets of preparation na ginawa natin is bumili na tayo ng stocks. So hopefully, I think it's ano pa yun eh, less pa or kulang pa yun. So hopefully makabili tayo later bago mag-start yung lockdown. So, and then at the same time, na-observe natin yung mga sets of malls, supermarkets, and then establishments, the full 1 week na duty natin. So, syempre, bilang isang OFW, kailangan talaga natin na maging alerto at kailangan natin gawin lahat ng mga bagay para sa atin. So, yun ang mga ka-chains, papasok na naman tayo ngayon. So, as usual, sa mall tayo ngayon na-assign sa Assist Mall. So, hopefully, marami tayong makakita ng mga sale promotion or tingnan natin kung ano yung status doon. Sarot. So yan nga mga ka-chains, ganito kami mag-biruan dito sa sasakyan. Yan yung mga ka-workmates ko. Yan. So merong isang ka-workmate kami dito na gusto magpapayat. So ang gagawin niya, favorite niya daw yung buto-buto. So ang gagawin ng kasama niya sa bahay, kakainin niya daw yung laman tapos ibibigay niya yung buto. Parang aso. Ah, saya-saya! Sarot. Init? Init! So yun ang mga ka-chains, nandito na nga tayo ngayon sa ating store location dito sa Assist Mall. So hindi ko alam kung ano yung kakainat na ng vlog na to. So hopefully marami tayong ma-vlog mamaya. So yun, as you can see here. So dito sa aking unahan, yan. So ito yung mga sets of maintenance, yan. So ito yung mga tao na maintain the mall, cleanliness, at saka sa preparation for the business para dito sa building. Kaya isa sa mga pinagpapasalamat natin or dito sa mga frontliners natin na mga maintenance or cleaning maintenance na mga staff. So yung mga ka-chains, nangyayari ngayon dito, may mga social distancing at the same time, body temperature check na nangyayari. Yan. So ano kung makikita nyo? So as a daily routine, so this will be a safety precaution. Yan. Sa lahat ng mga expats and Saudi locals dito sa Saudi Arabia. So isa yun sa mga pinaka-importante natin gawin sa ngayon. And also, meron silang hand sanitizing. Assalamualaikum. Yan. So as a expat dito sa Saudi Arabia. So, syempre, napaka-importante talaga na sumunod tayo sa lahat ng mga pwede natin. So, yun nga mga ka-chains, oh. As you can see, medyo maraming tao ngayon. So, ang araw ngayon, it's Friday. So, syempre, expected natin pag Friday is it's a family day para sa mga Saudi locals and also sa mga expats. Kasi, syempre, wala silang trabaho. So, this gonna be the time. So, way back siguro nung hindi pa or wala pang pandemic na to, ano nila, enjoyment, saka entertainment, which is nagsha-shopping sila, binibila nila yung mga kids nila ng mga damit, ng mga laruan, saka di ka na-enjoy, and then at the same time, additional on that, so nung nagkaroon ng cinema, so isa rin yun sa mga mode of entertainment nila, so yun na rin yung isa sa mga family bonding nila, not only for the Saudi locals, but especially sa mga expats na rin, kasi you know what, I never been experience to go or to experience cinema or Vox, which is
one of the best cinema dito sa Jeddah, Saudi. Yung sa mga pinakamagandang part as a expat dito. So yun, here in our company. So we have our body temperature check. So just to ensure the safetyness and safety measures sa lahat ng mga expats natin dito sa Saudi Arabia. So kaya sa lahat ng mga OFW natin dyan na ganito yung sitwasyon, because this is gonna be the last day ng aming trabaho. So bukas would start the 1 week or the 5 days straight 24 hours curfew dito sa Saudi Arabia. Kasi alam nyo naman na syempre tumataas na yung bilang ng mga positibo dito. Pero syempre they gonna do some safety measures and then some mga protocols. So hi sa'yo, be, good morning. Yan. So ito yung co-workmates ko. So how are you? Musa naman trabaho natin, be? So musa naman nating ang tawag dyan, yung day off natin na nakarang araw. So, syempre, this is gonna be the last day ng back to work natin. So, tomorrow, the start of 24 hours curfew dito sa Saudi Arabia. So, ano yung mga sets of preparation na ginawa mo? Stocks lang ng food and saktong pahinga lang. Exercise para kahit nasa bahay lang is dumalay ang dugo ng maayos. So, ano yung masasabi mo naman sa mga OFW natin na ganito nga, not only here in the Middle East but around the world, any message para sa kanila? Ano lang, strong lang, maging strong lang sa lahat ng problema, mga dinadanas natin, lalo na ngayon na pandemic. Dasal lang po sa lahat. So yan, maraming salamat sa'yo. You know what, isa yun sa mga pinakamabait natin ng mga kabayans dito, at the same time, co-workmate ko dito sa Saudi Arabia. Kasi you know what, better talaga to be humble as always, saka kailangan lang natin maging mabait for each one of us. Kasi kung yung ginawa natin sa tao, yun din yung ibabalik sa atin. Kaya sa lahat ng mga OFW natin dyan, na ganito rin yung mga sets of experience, better to be strong. Go. He loves me. Loves me. Sarap! Sarap! Ah! At... So yun nga mga ka-chains, meron tayong isang co-workmate na gusto rin mag-vlog. So, syempre ako naman being isang vlogger, so gusto ko rin siya influence, kasi as part of a vlogger, is we are the social influencer. So, dapat nag-i-influence tayo sa tao na gawin natin yung mga isang bagay. Kasi unang-una, nasho-showcase natin kung ano yung pwede natin i-share sa mga tao sa paligid natin. So, ako bilang isang OFW, ang masashare ko bilang vlogger, it is kailangan masaya ka sa ginagawa mo at gusto mo yung ginagawa mo. Isa yun sa mga factor or pinaka-importante na safety reminder sa lahat ng mga gustong mag-vlog. So ikaw, example, so if you don't mind, this is April, sa workmate. So actually, she wants to be a vlogger. So anong sa feeling mo yung reason why you enter vlogging? So bakit gusto mo mag-vlog? Gusto ko yung i-share yung sariling version ko ng cooking. Yan. So gusto mo ng cooking. Okay. Yes. So mahilig ka talaga magluto, yung parang you want to experiment new sets of recipe. Yes. Pwede akong magkaroon ng add-ons dun sa recipe na yun para mas maging creamy or sumarap siya. Pero most, ano yung pinaka ano mo menu or parang specialty mo yun? Minsan, talagang ulam. Main course. Yes. So, you want to cook a main course wherein like mga kare-kare, adobo, yes. Parang mga let's just say, ano pa bang yung mga usual na ano, mga nilaga, mga with a twist, mga ganon? Yes, adobo with a twist. Yes, ang mga apritada, yung lalagyan mo ng ano, lalagyan mo ng palaka. Char! Caldereta ng... cheese, cream. Yes. So yun lang, napakahalaga talaga nun. Pero actually, sa'yo, sa part mo, you know what, marami akong vlogger, marami akong napapanood ng mga sets of video or vloggers na they're gonna focusing or ano sila sa food. Because you know what, food is life. Thoughts about food, kasi you know what, talagang yun yung katulad sa akin, mahilig ako sa sweet or mahilig ako sa mga matamis. So basically food and pastry, saka yung mga paggawa ng mga ice cream, yun yung mga bet ko. Grabe no, parang ang daming tao ngayon. Maganda ba yung bangs ko mga be? Yes. Bongga ba? May pa side ng taon. Hello. Yes. Hi. Wala na mas.
So yung mga chains, as you can see, so talagang sinusunod nila yung mga social distancing dito sa mall. So as you can see yan, yung mga Saudi locals and expats, so nakapila talaga sila for safety precautions para sa mga social distancing na nangyayari dito sa mall. Kaya as always, sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng mga expat natin na pupunta ng mall, so want to visit at kailangan nating sundin lahat talaga ng protocol para at least we were going to try to decrease this kind of pandemic that we face nowadays sa lahat, sa buong mundo, not only here in Middle East. So yan. So yun mga ka-chains, natapos na naman ang isang araw na trabaho ngayon. So medyo relaxing tayo ngayon kasi nga syempre, 5 days tayong walang trabaho, so marami tayong gagawing vlog. So yun mga ka-chains, oh my god, pauwi na kami ngayon. So ano naman masasabi mo, mag-hi ka naman sa mga viewers at sa mga ano natin. Mag-hi ka naman, hi! So ano masasabi mo sa family mo? Ano, ingat na so yan, maraming salamat sa iyo at alis sa kami. Bye. Yes, God bless to you. Happy Ramadan. Be, hi sa iyo, be. Magbabay ka naman. So yan mga ka-chains, magbabay muna tayo sa mga ka-workmate natin kasi super close talaga tayo sa dapat sa mga trabaho natin. Yan. So yan, thank you so much sa iyo, be. Yan. Ingat ka ha. Yes, and happy weekend. Happy Ramadan. Yes. Bye-bye. You're welcome as always ha. Magtanong ka kung may mga needs ka. Bye. Pag pera wala. Kasi wala tayong pera. So yung mga ka-chains, later na. So yung mga ka-chains, nandito tayo ngayon sa Assis Mall. So pauwi na kami. Pero bago dyan yan. So ito yung 360 view dito sa store na to. Or dito sa mall na to. So nakikita nyo medyo maraming tao na ngayon. So time check natin, it's 4 p.m. ng hapon. So yun, as always na ginagawa natin. So papasok tayo sa trabaho. Yun, kayod kalabaw. So syempre, as an OFW, kailangan talaga nating magawa yung mga task ng mabuti. Saka syempre, yung mga expectation ng ating mga boss, kailangan ma-hit natin yun. Saka kailangan talaga nating mahalin yung trabaho natin. Kasi yun lang tangi nating maiingatan dito. At the same time, yun yung source of income natin. Kaya sa lahat ng mga OFW natin dyan, galingan nyo lang sa trabaho nyo. So yung mga ka-chains, palabas na kami ngayon. So medyo marami ng ring tao ngayon. Yan. So yun. Sir, I came also from So yun mga ka-chains, natapos na naman ang isang araw natin na trabaho at marami tayong nakausap ngayong araw regarding about this situation. So I hope kung bago ka lang sa channel na to, please don't forget to subscribe and click the bell button at para updated ka sa lahat ng mga videos ni-upload ko. So mga ka-chain fanatics, this is Shinito Ong signing off.